Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series ng Holy Week Special, Revisiting the Cross. So, as you can see, medyo okay na ako magsalita. Pero kumikirot pa rin siya, masakit pa rin siya. Pero ano na siya, kumbaga, kung medyo malaki kahapon yung affected area dito sa may ngalangal ako. Ngayon medyo nabawasan siya kaya hindi na siya ganun kasakit pero masakit pa rin. But ayun nga, with God's grace, diba, I can still do my responsibilities and the things that I have and I want to do. Kagaya nito. So, balik tayo sa ating topic. Ang topic natin for today is Peter denies Jesus 3 times. So, lagi niya sinasabi dito, always recommit to Jesus. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Luke chapter 22 verses 54 to 62. So, sabi rito, in New International Version, then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, this man was with him. But he denied it. So ito yung first time na i-deny niya si Jesus Christ. Woman, I don't know him, he said. A little later, someone else saw him and said, you also are one of them. So, ito na yung pangalawang beses na idadala niya. Man, I am not, Peter replied. About an hour later, another asserted, certainly this fellow was with him, for he is also a Galilean. Then Peter replied, man, I don't know what you're talking about. Just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord has spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. So, para mas maintindihan natin, since mahaba siya, is basahin natin yung Tagalog translation. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. So, malayo ang agwat since ayaw niya na baka madamay siya, ganon. So, iniisip niya na baka pati siya is dakipin din and gawin din sa kanya kung anong ginagawa kay Jesus Christ. So, nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa gilid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. So, di ba may crowd na nakapalibot na yung mga tao? So, nakiumpok siya doon sa mga taong yun, sa mga nakikiusyoso. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmaslang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinailayo ni Pedro, babae, hindi ko siya kilala. So, ito nga yung first na ikinailan niya si Jesus Christ. So, pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at sinabihan, ikaw man ay kasamahan nila. So, ito na yung pangalawang beses. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa na naroon, siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, ito na yung pangatlo, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. So, ayun, kinot nung manok na yon yung attention ng crowd and ni Jesus Christ. Nagsalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. So, itong ano na to, itong lingon na to or pagtingin na ito yung isa sa pinakabagsik na pagtingin na nakita ni Pedro sa buhay niya. Ayun kay Pastor Russell. So, syempre, di ba isipin mo, on the spot mong binebetray ang ating Panginoon. Tapos, makikita mo na titignan ka niya, di ba? So, hindi mo alam, kung ako yon hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin, di ba? Kasi, after all that he has done is you're going to betray him 3 times at that, di ba? So, hindi natin ma-explain kung ano man yung nararamdaman at nilalaman ng sa kaloobin ni Pedro that.
So ayun nga, lumiho ng Panginoon na tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Which is true, di ba? Na foreseen na ni Jesus Christ yung mangyayari that day. Then lumabas si Pedro at umiyak ng may buong pait. So di ba napakalinaw ng ano natin ngayon, ng topic natin ngayon, Peter denies Jesus 3 times. So ngayon naman is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, human commitment fails all the time. So, paano ba ito napasok sa teaching natin? So, si Peter is, kumbaga naging disciple din siya ng ating Panginoong Hesukristo. Isa siya dun sa 12. And, more than 3 years na silang magkasama at magkakilala. Diba? Magkasama sa lahat ng ginagawa nila. Ayan. So, paano nasabing human commitment fails all the time? So, si Peter or si Pedro, is nangako siya sa ating Panginoon na kahit buhay niya ay iaalay niya para sa ating Panginoon. So, he promised that and nung dumating yung time na ipagkakanulo na yung ating Panginoon, is dinenay niya yung ating Panginoon 3 beses pa. So, human commitment fails all the time kapag tayo lang mismo, mga tao, ang nagko-commit is we are bound to fail talaga. Kaya nga kailangan lagi natin kailangan ng presensya ng ating Panginoon in everything that we do, especially when making commitments kasi siya lang yung may kayang maggabay sa atin na hindi tayo mag-fail, di ba? Alam niya kung anong kaloob niya sa atin, anong kalooban niya sa atin. And He will make things right. He will make things happen according to His will. So, kung yung pang sarili lang natin, nakakayanan yung gagamitin natin, katulad ng ginawa ni Peter na nag-commit siya sa ating Panginoon, and he failed. Kung si Peter is nag-fail, then we are bound to fail also. If magre-rely lang tayo sa sariling ability natin, sa sariling kakayanan natin. Number 2, self-preservation is a big deception. So, self-preservation, ito yung parang sinesecure mo yung kaligtasan mo. Diba? Parang inaalis mo yung sarili mo sa harm, danger, or out of your enemy's wrath. So, self-preservation is a big deception. Yung deception naman is yung pinapaniwala mo ang ibang tao sa na yung sinasabi mong kasinungalingan ay isang katotohanan. So, gaya ng sinabi ni Peter na hindi niya kilala si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, that is a big deception. Kasi nga, yung self-preservation niya or yung want niya na mailigtas yung sarili niya sa kapahamakan is pinaniwala niya yung ibang tao na hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Pinaniwala niya sila sa isang kasinungalingan na ginawa niyang katotohanan para sa kanila. And number 3, Jesus looks at us with patience and love. So, di ba nabanggit doon na tinignan siya nung ating Panginoon Jesucristo yung pagkilaak ng manok. At that time, walang regrets, walang kahit anumang galit na nasa saloobin ng ating Panginoon. Diba? Kumbaga, yung tingin niya na yun is kinocomfort pa niya si Peter. Hindi siya nagagalit, hindi niya gustong magalit, or wala siyang anything na gustong sabihin kay Peter that time na anything negative. So, this is just a proof na whatever we do, and kung ano man tayo, maging sino man tayo, Jesus looks at us with patience and love. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, do not make false promises. Number 2, preserve our lives through self-denial. And number 3, repent and recommit to Jesus. So, all those aforementioned are the ways how we can practically deny ourselves daily.